Karga na yan! Bilisin nyo! Bilisin nyo! Opo, Congressman. Kinakarga na ho namin yung epektos. Mabuti naman ho kung ganon. Sige, sir. Papalis na po kami. Sakay nyo na sa bangkayan, ha? Ingatan nyo lang. Oo. Oo. Oh, boss, ayos na. Good. Wala na tayong problema. Naka-team rin na tayo sa lahat. Sir, paano na hinihintay nating order galing kay Colonel? Hindi na natin hinihintay niyan. Baka makataas pa itong mga to. Sige, doon ka. Ingat lang. Sir, come in. Go ahead. Sir, mukhang napasok tayo ng militar dito. Bakit? May mga scuba gears na nakakalat dito. Siguruhin mo lang. Search the area! Rudy! Thank you.
okay sa inyo. Para kang hindi opisyal! Sugod ka na sugod, hindi ka muna nagpapaalam sa akin! Kung magpapaalam ako sa inyo, sir, makakatakas pa yung mga yon. Tsaka ano ba kinagagalit nyo? Wala namang bulilyasa sa operasyon namin, ah. Wala namang problema. Anong wala? Yung lugar na sinalakay nyo, lugar ni Congressman Velez. Tinawagan niya ako. Galit na galit siya. Alam mo ba pwede akong marilive sa duty sa ginawa mo? Sir, anong kinatatakot nyo? At bakit kayo marilive? Yung congressman na yun ang dapat kabahan. Dahil sabit siya rito. Ang kayabangan hindi pinag-aaraw-araw. Paminsan-minsan gagamitin mo ang kokote mo. Opisyal ka ng sundalo. Babanggain mo, opisyal ng gobyerno. Kapag galing ka diinan, sinong malalagay sa ilalim? Sabihin mo sa akin. Sir, ang kaduwagan, hindi pinag-aaraw-araw yan. Paminsan-minsan gamitin mo naman ang prinsipyo mo. Sinasabi mo bang duwag ako? Permission to leave, sir. Sabi ko, wala kang bayag, sir. Kayo dito. Sige. Bilisan nyo naman pag-ayos yan. Tagal pa yan. Papareo, Pabil. Oo. Okay. Ayos yung babae kagabi, no? Ayos, pare. Oh. 19. 19? Dali! Ah, 19, boss. Sarap. Oh, vice grip! Vice grip? Nasaan dito, pare? Saan tayo? Yung dati. Pabalik tayo dun. Bahala ka na. Vice grip! Bagal ng dalawin. Vice grip ba to? Eh, martilyo to ah! Eh, hindi ko naman alam kung ano yung vice grip. Ang alam ko lang, vice gob! Eh, marahit ba naman tayo ininom? Oo. Tutok-tokin ko yung ulo mo eh! Ano ba yan? Dada kayo ng dada! Pare. Trabaho nyo, asikasuhin nyo! Nagmamadali kami! Bilisan nyo! Oo. Bagay sa'yo dyan. Ito, ito ang vice grip. Bagay sa ilong mo. Yan ba, vice grip? Buisit. Ang cute ah! Okay na yan, bossing. 10 years guarantee na. Eh, pagka kami gumawa dito, itunog kotse yan. Kami pa! Tapos na ba? Ah, okay na yan, bossing. O, paano mga kasama? Tayo na. Oh, eh, bayad nyo. Magkano ba? Eto eh, 350 plus labor, plus 350 plus labor, slackers, 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 plus 3% value,
What? 500! 500? Oh! Sige, tara! Teka muna! Piso lang to ah! Gusto mong pagsasampain kita, ha? Ano ka mo? Ha? Magsasampain ka daw dito! Inaawat ko nga eh! Teka, teka pare! Teka! Ano ba problema? Eh, bossy nga eh, magbayad, piso lang binigay eh! Piso? Aba! Ah, bibigyan ng sukli! Bibigyan ng sukli, bossy! Sukli! Sukli po! Hindi ka kasa dyan! Malago ang buhok mo! Huwag ka na sumiksik dyan! Halika rito! Ang gagaling nyo sa utusan pagdating sa bayaran, ayaw nyo! Halika dito! Come to Papa! Halika, demonyo! Halika! Peace tayo, ah! Peace! Lord! Sige, Lord! Gasto! Wag! Magbabayad ka o hindi? Magbabayad ng 500! Dadagdag ako pang 100 para maging 600! Anong 600? Ha? 2-5? Eh, ba't kanina 500 lang ah? With damage! Ayaw mo magbayad ha? Gusto mo magbayad na? Magbabayad na! Magbabayad ka naman pala eh! Magkano to? 3,000! Okay lang, sige! Kahit nagarbiyado kami! Sige na! Sige na! Huwag na kayong babalik dito ha! Kung hindi, pagbubugbugin ko pa kayo! Hoy! Sige na! Hoy! Hintayin niyo ako! Baka tayo magkalimutan. Magkano yung nakuha mo? 2,500! 3,000 yata yung narinig ko ha. 2,500, bossing! Bilangin mo! 1,2,3,2,500! 2,500! Magkano? 3,000! Commission lang naman eh. Ako naman nagpataas ng presyo, bossing eh. Ayan, 2,500 yan. 500 lang. Natin pinuputol ang programang ito para sa isang napakahalagang balita. 5 kabataang drug addict ang nakabit ngayon sa WPD Station 3 at kinasuhan sila ng rape, murder at frustrated murder matapos silang pasukin ang bahay ni Miss Balita ni Santa Ana. Pinatay nila ang addict. Pinang patay dito, patay doon. Rape. Ang dalawang anak ni Kong Dalagita. At ayon po sa otoridad, matapos po nilang pagsawa ang halayin. Bossing! 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 Ano? Bossing! Ang aga-aga! Ang ingay-ingay mo! Eh, tingnan mo tong headline, no? Si Teniente Salvador yan, pinatay kagabi. Wala pa raw malino na sospek. Ito, Ben, sabi ni Mama, nagpapahinga lang si Daddy ko, kaya pala siya nawala. Ayun siya, kailan pa kaya siya gigising? Maintindihan mo rin ang lahat paglaki mo. PJ, hila ka na. Baka napapagod na Tito Ben mo. Gloria, patututunan mo rin tanggapin ang lahat.
Salamat, Ben. Ako bilang ina ay nasasaktan din. Pero hindi ko maubos maisip. Ben, bakit sa dinami-dami ng masasamang sundalo? Bakit ang anak ko pa? Sige, maano na ako sa inyo. Marami ho talagang katanungan na mahirap sagutin. Pero importante ho, nandiyan kayo. Para tingnan si Gloria at si BJ. Naroon na ako, Ben. Pero ang pinakamasakit na pangyayari ay ang hindi pagkakilala sa tunay na pumaslang sa aking anak. Alam mo, Ben, siguro kung nasa serbisyo ka pa, makakaasa pa ako na magkakaroon ng katarungan ng nangyari sa kanya. Bossing, tigilan na natin itong pag-iinom. Masama sa katawan to eh. Tama ka. Hindi ko kasi makalimutan si Ramon. Sayang siya. Minsan naisip ko, tama yung naning eh. Bakit si Ramon pa? Marami naman diyang masamang sundalo. May kasabihan nga tayo, bossing. Ang masamang damo, mahirap mamatay. At may kasabihan pa tayo, bossing. Magbiru ka na sa bagong gising. Huwag lang sa lasing. Lasing na tayo, bossing. Lasing na ako. Umuwi na tayo, bossing. Tara na, umuwi na tayo, bossing. Tara na! Alam mo, meron din akong kasabihan eh. Ano yun, boss? Ang taong mapilit at makulit, binabalian ng leeg. Gusto mo na bang umuwi? Hindi, boss, inom pa tayo. 8 case pa nga! Gentlemen, we have a big problem here. Hindi nyo ba napapansin na araw-araw ay tayo na lamang ang laman ng dyaryo? People are rallying against us. Hindi natin sila masisisi, General. Tayo ay nasa katayuan para mangalaga ng seguridad ng ating bansa. Ang kinatatakot nila ay lumalaganap ang drugs at kidnapping. At isa pa, General Vital. Hindi lang tayong dapat bigyang sisi sa mga nangyayaring krimen. Dapat din nating i-consider yung mga taong gumagawa ng batas. Masyado nilang binigyan ng importansya ang human rights. But remember, gentlemen, we are not being paid by the government to make excuses. We're specifically here to address that problem. Hanggat nababasa nila araw-araw sa mga pahayagan hanggang dyan sa mga palengke sa balutan ng mga galunggong at tinapa nakalagay headline, rape, murder, kidnapping, we got to reform our soldiers to bring back the honor and confidence that a people used to give the men in uniform. Yes. 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 And we should also clean our ranks. Dapat alisin ang mga scalawags na nagpapadumi sa dati ng malinis na pangalan ng organisasyon. Hindi ba? Come in. Sir. Carry on. Ipinatawag kita dahil walang malinaw na resulta ang komperensya namin. Marami silang mga suggestions pero hindi ako masyadong kumbinsido eh. Kaya siguro, dapat na natin gawin ang dating balak natin. Alin, sir? Eto, pag-aralan mo ito.
Pagkatapos, kontakin mo siya. Do your best in trying to convince him. Good morning. Good morning! What's the problem? Ito kasing kotse ko, may problema yata sa brakes. Bossing! May problema daw yung brake niya, oh! Alam mo naman marami tayong ginagawa. Ano uli yung problema? Ito kasing brake ko may problema. Baka pwede mong tingnan. Tingin ko wala namang problema eh. Makinis eh. Hindi yun. Yung kotse niya. Kotse ba? Eh naliluto naman kasi ako dito eh. Saan yung kotse niyo? Ayun o. Yun. Doon. Bossing! Labidis! Ha? Labidis! Pakitapakan nga uli ang preno. Tinapakan na, Ben! Preno! Kartada, Gis! Oh, okay! Wala naman palang problema eh! Ha? Makano ba? Wala. Walang bayad. Aba, hindi pwede yan. Kapag hindi niyo to tinanggap, hindi na ako magpapagawa sa inyo. Hindi na. Nakakaya naman sa'yo. Wala naman diferensya eh. Sige na, tago mo yan. Oo nga naman, Ben. Kailangan natin to. Tatlong buwan na tayo hindi naghahapunan. Puro lang tayo tanghalian. Ben, kailangan hindi. Natin to. Okay lang, sige. Isoli mo. Hindi, okay lang, sige. Sa'yo na lang, ha. Salamat. Salamat din, ha. Ito may diferensya eh. Thank you. Ikaw talaga. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na nahiya doon sa babae. Bossing, iba na ang panahon ngayon. Kapag manipis ang mukha mo, manipis din ang pitaka mo. Pati pitaka mo manipis, eh baka magkasakit ka pa ng cancer. Anong cancer? Cancer sa bulsa. Luko-luko. Halika, Ben. Maupo ka muna. Ikaw talaga, binalot mo pa to. Eh, alam ko namang hopya ang laman nito, no? Ang galing mo talaga manghula, no? Loko. Oh. Eh, wala ka namang ibang niregalo sa akin, kundi hopyang ube, hopyang munggo, hopyang baboy, hopyang hapon. Binibiro lang kita. Alam mo namang favorite ko to, eh. Ben, oo nga pala. Bakit? Ang dalang-dalang mo na pumunta dito. Paano ako dadalas? Eh, ang dalas-dalas yung magalit sa akin ng papa mo. Hindi ko nga malaman kung bakit ayaw nun sa akin eh. Hindi naman ako pandak. Hindi naman ako duling. Nagtataka rin nga ako eh. Siya nga pala, sabi kasi ni papa, ayaw ko na daw niyang makita dito. Pero, ang ganda ng timing mo. Wala si Papa. Wala namang problema sa akin yun eh, kahit nandito pa siya. Kung ayaw niya ako makita, di ipikit niya yung dalawang mata niya. Pa? Ah, paano naman kung matalisod ako? Madapa ako. Baka naman mapilayan pa ako niyan. Ah, nandiyan pala kayo. Oo. Oh,
Kaya narinig kong lahat yung sinabi mo eh. Iho, sandali lang. Mag-usap nga tayo. May sasabihin din ako sa'yo eh. Iha, sandali lang, ha? O sige, Papa. Alam mo kasi, Iho. Ikaw bang hampas lupa ka eh? Ano ba motibong sana ko? Ha? Mr. Miguel, mahal ko si Leia. Mahal mo, pinag-iinteresan mong kayamanan namin. Pag ikaw na ang huli ko pa uli dito sa loob, punararya maglalabas sa'yo. Mr. Miguel, dalaga ang anak ninyo at binata ko. Wala namang batas na nagsasabi na bawal mahalin ng isang mahirap ang isang mayaman. At saka hindi ko kailangan ng kayamanan nyo. Kung walang batas na magbabawal sa'yo. Leia, alis na raw si Ben. Opo, Papa. Don Miguel, huwag niyong paglalaro nito. Baka makalabit ng kapwa niyo. Sige, Leia, alis na ako. Bye, Ben. O, Ben, tuloy ka. Paupo ka. Pabuti naman ang tadalaw mo kami. Naparito lang ho ako para ibigay itong konting tulong sa inyo. Ay, maraming salamat. Nag-abala ka pa. Sandali lang, maghahanda ako ng maiinom, ha? Ben, kumusta ka na? Kayo siguro ang dapat tanungin ko. Kamusta na ho ba kayo? Mabuti naman kami. Nakakaraos din sa awa ng Diyos. Nagpapasalamat nga ako at di mo kami nakakalimutan eh. Siyempre naman ho. Alam nyo naman siguro kung anong pinagsamahan namin ng anak ninyo. Tito Ben! Tito Ben! BJ, kamusta ka na? Mabuti po. May pasalubong ako sa'yo. Ito, tsokolate. Marami pa rito. Kamusta na pag-aaral mo? Mabuti po, Tito Ben. Tsaka marami po akong star sa exam namin. Sabi po ni Papa, mag-aral po ako ng mabuti. Very good. Kaya lang po, malalaman pa ba ni Papa yun? Oo naman. Alam mo, dahil ang Papa mo, palagi nakasubaybay sa'yo yun. Talaga, Tito Ben. Sabi niya po, palagi daw po akong magpipray eh. Dahil ang mabuting bata, laging nagdadasal. Hoy Ben, pagsira ang pleno niyo, niga ulit tayo ha. Eh kung yung mukha mo sirain ko. Hi, sira ba yung kotse mo? Hindi. Ako may problema. Ano yun? Gusto ko sana mag-dinner sa labas, pero wala akong kasama. Ay ako, pwede ko! Pagtsatsagaan na kitang kasama! Hindi ikaw ang gusto kong makasama. Si Ben. Paano nangyari yun eh? Hindi mo naman ako kilala. Kilala kita. Kapag hindi ka sumama sa akin, magtatampo ako sa'yo. Sige. Alam mo, nagtataka ako sa'yo eh. Kanina nagdi-dinner tayo. Ayaw mo naman sabihin sa akin kung anong okasyon. Ngayon, nandito tayo. Bakit ba? Alam mo, Ben, ang totoo, gumawa ako ng paraan para magkausap tayo. Ako si Lieutenant Karen Ramos of the Military Secret Service. Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko sanang bigyan ka ng trabaho. Kung kinukuha mo ako para bumalik sa serbisyo, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Bakit naman? Ayoko na ng gulo. Buong buhay ko, binigay ko na sa bayan. Mas inintindi ko ang kapakanan ng iba kaysa sarili ko. Wala akong inisip kundi makatupad sa tungkulin. Pero anong kapalit? Sama ng loob. Dahil maraming opisyal na nagbubulag-bulagan dahil sa pansariling interes. Hindi ko kaya.
Di ko kayang lunukin. Naintindihan kita, Ben. Marami na rin akong sama ng loob sa sistema ng military. Pero hindi ko iniisip. Kinakalimutan ko lahat yun eh. Dahil may mga mas importanteng bagay kesa sarili ko. Anong ibig mo sabihin? Ang kabutihan ng bansa. Ang kinubukasan ng mga kabataan. Ipasama ng sitwasyon eh. Kayo ang nasa katayuan para lumutas sa problemang sinasabi mo. Kayo ang nasa posisyon. Kaya niyo yan. Pero Ben, paano mahuhuli ang mga underworld characters kung may mga protectors silang government officials? At paano mahuhuli mga drug lords kung may involved na PNP officers? Sabihin mo nga sa akin. Ano ngayon ang binabalak niyo? Isa lang ang pwede maging epektibo. Covert operation. Para malinis lahat ng dapat linisin. Ayaw mo bang maging instrumento para mawala lahat ang masasamang tao sa mundo? Siguro naman. Alam mo kung anong nangyari kay Teniente Salvador. First mission mo. Iba ko sa'yo. Pinahanga mo ko. Oh, edi ngayon eh. Nabawasan na naman tayo ng isa pang mahigpit na kakompetensya. Hindi nga yata ako nagkamali ng pagpili sa'yo ah. Eh sir, madali lang naman yung pinagawa nyo eh. Kung may pagagawa pa ho kayo, sabihin nyo lang. Cool ka lang.
Darating tayo dyan. Samantala, mag-relax ka muna. O, ito ang pera. Mag-good time ka. Para maalis ang pagod mo. How's the place? Nice. Ganda din to. Napahanga mo ako. Ang galing mo talaga. Di naman. Natimingan lang. Alam mo, galing mo pala mag-drive, ha? Ang galing ng timing mo. Alam mo, may napapansin ako. Ano yun? Tayong dalawa lang nandito eh. Nagbobolaan pa tayo. Buti naman napansin mo rin. Cheers. Cheers. May I have this dance? Sure. Alam mo, ibang nararamdaman ko ngayon. Ano yan? Hindi ka lang mahusay humawak ng baril. Pati ako. Kaya mong hawakan. Hindi ka lang pala sa manubela magaling humawak. Pati ako kaya mong drive. Ang ganda ng music. Pero mas maganda ka. Romantiko ka pala. Boy? Uy! Kaya! Boy! Nasa yung kotse mo? Ah, wala. Nandiyan pa si Ben? Ah, si Ben? Oo. Ewan ko nga, iniwan nga sa akin yung kotse yan eh. Kaya ginawa ko nga eh. Kanina umi-start yan, ngayon hindi na eh. Nagawa ko kaya? Eh, mali ko sa'yo eh. Asan ba talaga si Ben? Si Ben Camo? Kasama ni Karen. Sinong Karen? Si Karim! Si paring Karim! Yung Muslim din sa kanto, yung may karinderya. O, basta Tikboy, pag dumating si Ben, pakisabi na lang napuntahan ako sa bahay. Importante kasing makausap ko siya. Oo. Sige, thank you ha. Ang ganda mo, Leia! Ibang klase ka talaga, bossing! Bakit naman? Eh, paano? Para ang trend, dalawa ang ulo mo. Pag sulong mo, si Leia. Pag atras mo, si Karen. Alam mo, siguro, nung magsabog ng swerte ang Diyos, banyera sinahod mo. Ibang klase ka rin, ano? Inubos mo yung kanin. Oh, huwag ka swapang, ha? Alam mo, ibang klase ka rin, eh. Chismoso ka, eh. Lahat na lang ang ginawa ko, binibigyan mo ng kahulugan. Ikaw talaga, utak mo napakadumi. Bossing, hindi ako manhid. Hindi rin ako bulag. Huwag mo na akong paikutin. Tsaka nga pala, pumunta rito si Leia. Nahanap ka. At ano naman ang sinabi mo? Aba, sabi ko, kasama mo si Karen. Ha? Huwag kang mag-alala, bossing. Hindi kita hinulog. Ang sabi ko, kasama mo si paring Karim, yung Muslim. Takot mo, no? Eh, bakit niya raw ako hinahanap? Aba, edi sa kanya mo itanong yan.
si Tikboy na puntahan mo ako dito. Hindi mo rin ako maaalala. Pwede ba yon? Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko eh. Siguro, alam mo naman yung problema namin ng papa mo, di ba? Pero bakit ba laging iniintindi mo si papa? Eh ako naman yung girlfriend mo ah. Alam mo, Ben, nahihirapan na talaga ako sa sitwasyon nating dalawa. Pag minsan nga naiisip ko na, sumama na lang kaya ako sa'yo. Ben! Ako? Ang tigas talaga ng ulo mo, ah! Ben! Papa, please, wag! Ben! Ben! Our aim is not only to eliminate criminals, but to clean the government of scalawags. Siya, I see Congressman Velez. He's a bad politician. Ang pera na ginagamit niya sa eleksyon ay galing sa masama. He is the mastermind of all the biggest kidnapping cases in Metro Manila. Ang mga binibiktima nila ay mayayaman ng chick. He's also heavily involved in drugs. Marami na siyang pinahirapan, kaya dapat na siyang hatulan. Alam mo, Congressman, okay yung privilege speech mo kanina. Umanga nga si Speaker eh. Natural. Malapit na eleksyon. Kailangan mapabilib ko sila. Huwag kang mag-ilala, Congressman. Number one, supporter mo kami. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Ayokong nagugulat ako. Opo, Congressman. Opo, sir. Malapit na ang eleksyon. Pasensya ka na. Opo, sir. Sige, bata. Malaki ang tip mo mamaya. Salamat po, sir. Excuse me, Congressman. Buo rin ang diskarte nung bumanat kay Congressman, ha? Matindi. Malinis trumabaho. Sir, sino kayo nagpatira sa kanya? Dalawang bagay lang yan, eh. Kalaban niya sa politika o kakumpetensya sa negosyo. Kung sa bagay, mabuti naman yung nangyari. De ngayon, mapapasok na natin ang teritoryo niya. Ben? 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 Ben! Si Leia! Ben! Tikboy! Tuloy ka, Leia! Oh, bakit? Ano itong dala mo? Mga damit ko. Teka, at saan ka naman pupunta? Eh, di sasama na ako sa'yo. Kasi nahiya na ako sa ginagawa sa'yo ni Papa eh. Diyos ko, baka lalo magalit sa'kin ng Papa mo. Papa, hindi na masama yan ha. Sama ako sa pudyan ha. Eh, parang ayaw yata ni Ben eh. Gusto mo ako na lang. Singles pa ako. Puro kakalukuhan eh. Teka, baka naman nabibigla ka lang sa desisyon mo. Ilang araw ko na rin itong pinag-isipan. At alam ko na ito lang ang paraan para tuluyan na tayong magkasama. Eh, di pa ako handa eh. O sige, di bali na lang. Teka. Aalis na ako. Teka, sandali. Sige na nga. Halika sa loob. Tara, paksala tayong tatlo. Hindi ba delikado yung ginawa nyo? Sana nagpaalam na lang kayo sa magulang niya. Tiyang naman, mayroon ba naman nagtana na nagpaalam? Tsaka kahit na magpaalam kami, hindi pa payag ang ama nito. Gusto na nga akong tudasin nun eh. Naku! Ikaw talaga, Ben. Alam mo, balang araw, matatanggap ka rin ni Papa. Kilala mo naman si Papa, di ba? Ganun lang talaga yun. Matapang palit yung papa mo. Baka masundan kayo rito eh. Pagkatapos madamay pati ako.
Kaya nga ako hindi nakasawa, ayoko ng problema eh. Ay nako, Chang. Relax ka lang. Kayo ko to. Ha? Mamamatay tao lang naman yun. Ay nako. Oh. Kung hindi nga lang pinagbiling ka sa akin ng papa mo. Kumbahan ka na lang. Salem! Hanapin mo itong taon to. Yan ang tumangay sa anak ko. Pag nakita mo, batayin mo! Siguraduhin mo lang na hindi madadamay si Leah, ha? Sino yan? Si Benito. Buksan mo pinto. Si Ben? Bakit ba ang tagal mo? Halika. Ben, alis ka na rito. May masama pang mangyari sa'yo. Ano? Napano yung mukha mo? Ha? Ben? Napano yung mukha mo? May mamang gumilpi sa akin eh. Nahanap ka. Samuro din nila sila, papatayin ka raw nila. Leia. Napakabait kong tao, padre. Madali akong kausap. Lahat ng protection, binibigay ko sa inyo. I scratch your back, then scratch my back! General, hindi naman kita kinakalimutan eh. Medyo naatraso lang ng konti ang para sa'yo. Iyan nga problema eh. Hindi ko malaman kung darating ka o hindi. Nabibitin ako eh. Meron akong entry sa derby. At ready to fight na aking mga manok. Hindi ko malaman kung magkakaroon ako o hindi. Nababasa sa aking posisyon, pare. Itong tandaan nyo, ah. Huwag niyo akong hihiyain. Kung hindi, magbalot-balot na kayo. Sapagkat kung hindi kayo sa bilibid pulutin, buong grupo nyo sa sementeryo dadamputin. Ang parada ng meron, 330,000. Ang parada ng wala, 165,000. Diferensya, 165,000. Engineer Ramon Lucas, 55,000 ka. Larga. Tony Rudy Bergoglio, 76,000 ka. Sige, larga. Larga. Pustahan na kayo. General Evangelista. Lalaban sana yung mga bodyguards niya, pero wala silang nagawa. Ang ibig mong sabihin ay isang tao lang ang bumaril kay General Evangelista at sa mga tauhan niya? Oo, isa lang. Bawat putok nga eh, may tumutumba. Akala ko nga kanina, dilubyo yung dumaan sa loob ng sabungan. Isang katagalan po, mga kaibigan, ang maaring magsalarawan sa nangyari dito ngayon. Dilubyo. Dilubyo? Parang isang dilubyo ang nagdaan sa pinangyarihan ng krimen. Kung saan walang awang pinaslang sina General Evangelista at anim niyang tauhan ng isang hindi pa nakikilalang hitman. Anong dilubyo? Ayon ang pagkakaalam ko sa dilubyo niyan ay walang tigil na pag-ulan at saka walang patid na pagbaha. Umulan at bumaha. Umulan ng bala at bumaha ng dugo. Isang buwan pa lang po ang nakakalipas. Mula ng isang pot ang grupong ito sa isang sindikato ng ipinagbabawal na gamot. Ito po kaya ang motibo. Tama po ba o mali ang ginagawa ni Dilubyo? Kayo na po ang humusga. Para sa akin, tama lang yung nangyari kay General Evangelista. Yung mga masasamang tao dapat sinusugpo. Bakit? Naniniwala ba kayo masama nga siya? Eh, bali-balita lang yung naririnig nyo eh. Naniniwala na kayo. Di ba nang pabalitang protector daw yun ng isang malaking drug syndicate?
Tama lang na abutin niyo. Hindi rin tama yun, pare. Para ano pat may batas tayo kung ganun din ang mangyayari. May kasalanan nga sila, pero husgado dapat ang humatol sa kanila. Hindi yung kusinang dilubyo na yon. Bakit? Oh, Ben. Diba? Pabili nga ako ng isang kahan sigarilyo. Ah, sigarilyo. Malboro. Merong banjos na namamaril. Pero alam mo, pabor ako dun eh. Dan, dun. May dilubyo. Tumira na naman pala yung hitman, ha? At sabi sa dyaryo eh, matindi ngayon ito, ha? Napansin ko nga, sir, eh. Puro malalaking tao sa underground ang kinakana niya. Kaya nga, iba na itong pakiramdam ko, eh. Kinakailangan siguro, magsiguro na tayo. Paano, sir? Trabahuin ko na? Puntahan mo si Colonel Zacarias. Patulong ka. Para malaman natin kung sino yung hitman na yan. Sabihin mo kay Mr. Miguel, huwag na siyang kakabakaba pa. Dahil pinakilos ko ng mga bata. Hindi magtatagal, malalaman din natin kung sino yung nagpapasiklab na yun. Colonel, okay naman yun eh. Pero may ire-request lang sana ako sa inyo. Kapag nahuli niyo yung taong yan, pwede, ibalato niyo na sa akin. May gusto lang akong patunayan. Alam ko na kung anong takbo ng isip mo. Nasa sa pawang ka doon, ano? Okay dito. Presko. Masarap ang hangin. Hanggang kailan ba tayo dito? Siya nga pala, Ben. Natatanda mo ba yung dating mong opisyal? Sino? Si Colonel Zacarias. Ah, oo. Makakalimutan ko ba naman yan? Siya yung susunod na target natin. Bakit? Involved siya sa iba't ibang drug syndicate. Ang mga drugs na kinukumpiska nila, imbis sunugin, pinabenta. Involved din siya sa malalaking kidnapping cases. Kailan natin siya i-operate? Ngayon. Nasaan siya? Ayun o. May pinasasabi nga pala si Don Miguel. Kulang na raw ang mga stocks natin. Sabihin mo kay Mr. Miguel, huwag na niyang problemahin yon. Kinausap ko na si Mr. Oy. Dating gawin. Alam mo, Salem, balak ko sana. Minsan sa mga araw na ito, gusto kong kausapin si Mr. Miguel. May gusto sana ako ipasok ng magandang negosyo sa kanya. Eh di, paalam nyo na lang sa akin, sir, para mapaayos ko yung araw na kung kailan kayo pwede mag-usap. Sige. Pag na-plancha ko na, itatawag ko sa'yo. Sige, sir. No problem. Paano? Mauna na ako. Okay. Talaga nang galing? At ano ba talaga nangyari sa'yo? Lagi ka nalang ginagabi, ah. Di ba't sinabi ko na sa'yo na galing ako sa kaibigan ko? Naghahanap kasi ako ng magandang trabaho, eh. Kaya lang, pagbaba ko dyan sa may kanto, merong nice na tiyan. Di tinulungan ko. Kaso may baril pala. Ayan. Napala ng pakelamero. Nataplisan. Eh bakit naman kasi hindi ka tumuloy sa ospital para magamot tong sugat mo, no? Malayo sa bituka to. Tsaka alam mo, sweetheart, isang ngiti mo lang, gagaling na agad yan. Ikaw talaga, sweetheart. Hanggang ngayon ba naman, binubola mo pa rin ako? Inaalis ko lang ang nervyos mo. Pero alam mo, sweetheart, kapag kasama kita, hindi ako nakakaramdam ng sakit. Ah, ganun ba? Oh, sweetheart, akala ko ba hindi ka nakakaramdam ng sakit? Hindi masakit. Masakit na masakit. Huwag mo na ulitin yun, ah. Tiisin mo na lang. Kiss mo na. Wala na. Wala na sakit.
Ang ibig mo sabihin, yung Ben na yan, yan ang hitman na nagpapasakit ng ulo natin? Oo, sir. Siya rin ho ang yumari kay Colonel Zacarias. Kaya pala magaling sa baril. Eh, kaya naman pala mainit ang dugo ko sa hayop na yan eh. Eh, yan pala magbibigay ng problema sa akin eh. Sino kaya ang nagpapagalaw dyan? Sir, wala pa ho kaming lead dyan. Pero huwag kayong magalala. Tatrabahuhin ko po. Tatrabahuhin? Puro ka dakdak eh. Nakaharap mo na eh. Tinakbuhan mo pa. Parang nawawala na tuloy ako ng tiwala sa'yo eh. Sir, hindi ko na may inaasahan magkikita kami. Naubusan lang talaga ako ng bala. Huwag kayong magalala. Sa susunod, paghahandaan ko siya. Dapat! Bago tayo maubos lahat dito. Ito ang huling mission mo. Kilala mo siya? Hindi lang kilala. Kilala ko siya. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo hindi ko ito kayang gawin. Hindi ko siya kayang patayin. Bakit? Sino siya? Papa ni Leia. Ben, sa trabaho natin, wala tayong personalan. Pinoprotektahan natin ang mabubuting tao at binabawasan natin ang mga masasama. Masama siyang tao. Mabuting tao ang anak niya. Kaya dapat din nating proteksyonan ang damdamin ng mga mabubuting tao. Eh, hindi naman ang anak ang papatayin mo eh. Ben, nasa dulo na tayo. Dugo at pawis ang pinuhunan dito. At ngayon ka pa aatras? Karen, kahit na si Satanas, iutos mo sa akin patayin ko. Gagawin ko. Pero si Mr. Miguel, hindi ko kaya. Umarap na lang kayo ng ibang gagawa. Ben! Sigurado ako na alam nila ikaw si Dilubyo. Kapag hindi ka kumilos, ikaw ang papatayin nila. Ang ibig mong sabihin? Ikaw si Dilubyo. Pero bakit mo ginawa yun? Kung hindi ko ginawa, sinong gagawa? Mahaba na ang sungay ng mga taong demonyo. Eh, saan ba talaga tayo pupunta? Kailangan makalayo tayo dito. Isang malayo naman yun. Basta kailangan makaalis tayo agad. Eh, bakit nga, Ben? Saka ko nalang ipapaliwanag sa'yo. Basta't isipin mo sa kabutihan natin ang gagawin ko. Naintindihan mo? Sige na nga. Halika na. Dali. Hindi ko kayo maintindihan. Bigla kayong dumating, pagkatapos bigla kayong aalis. Bakit ba? Ano ba nangyayari? Chang, saka nalang ako magpapaliwanag. Tatawag ako nalang kayo mamaya. Salamat ho. O sige, mag-ingat kayo ha. Sige ho, salamat ho. Bye-bye. Bye. Sir, umalis na sila. Tayo na. Eh, saan mo ba talaga ako dadalhin? Sa probinsya namin. Anong gagawin natin doon? Huwag ka na magtanong. Basta akong bahala sa'yo. Tayo na. Sir. Hanapin ninyo!
Nandyan lang yan. Kung kinakailangang halughugin yung buong terminal, gawin ninyo. Ben, bakit? Huwag kang magpapalata. Sundan tayo. Ha? Ako. Bakit tuma? Brad, inspection lang. Tayo na! Ano nangyari? Boss, nagkakaputo ka na eh! Ba't nagpapaputo kayo? Eh kung tamaan nyo ka lang ako! Layuan mo yan! Hindi mabuting tao yan! Kriminal! Ben! Huwag kang maniwala sa kanya! Siya ang masamang tao! Ben! Mr. Miguel! Huwag mo nang lokohin ang anak mo! Malalaman niya rin drug lord ka! Hindi totoo yan! Magtiwala ka sa akin! Siya ang masamang tao! Ben. Hindi mo kaano-ano yan! Ako ang kadugo mo! Halika rito! Ben! Huwag kang maalas! Ben, huwag kang magpapaputok! Papatayin ko to! Oy! Walang magpapaputok! Yan ba ang klase ng lalaking sasamahan mo? Ben! Kung ano man ang gusto mo, pag-usapan natin! Huwag mo sasaktan yung anak ko! Papa! Ben, ano ba? Huwag kayo magkakama rin sumunod! Mamamatay ito! Papa! Ben, sakay! Ito tayo! Pasok! Ay! Boss, nawala. San damukal kasi kayong mga nakaalpas tuloy! Leia. Patawarin mo ako kung naglihim ako sa'yo. Kahit hindi dapat. Papipilitan ako ipagtapat sa iyong isang top military secret. Isang covert operative ako. Pumapatay ng mga taong walang karapatang mabuhay. At ang final mission ko, ay ang papa mo. Pero hindi ko magawa. Daliyo kita masaktan. Kaya pinilit kong ilayo kita sa Maynila. Noon nga nung makita nila tayo. Ben, naguguluhan na ako. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko. Para maniwala kang hindi kami sinungaling.
Ito ang katibayan. Masyadong isipin ng mga pangyayari. Lilipas din ang mga problemang ito. Huwag mo intindihin yan. Hindi mo may iaalis sa akin ng mag-alala. Dahil ama ko siya. Kahit gaano pa siya kasama, mahal ko siya. Pinagkakautangan ko siya ng buhay ko. Masamang tao ang papa ko. Naging mabuti namang ama siya para sa akin. Simula nung mamatay ang mama ko, siya na ang umako lahat ng responsibilidad para mapalaki ako. Naniwala akong mabuti siyang tao. Pero yun pala, nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa. Ran! Tingnan ko ngayon ang tigas mo! Alam ko kung gaano mong kamahal itong kaibigan mo! At alam mo rin kung gaano kaimportante sa akin yung anak ko! Ibigay mo sa akin yung anak ko! At makukuha mo itong kaibigan mo! Ben, sigurado ko hindi nila ako sasaktan. Pero sa tikbo, hindi natin alam. Sir, parang hindi nakaka-impluensya yung boss. Lalabas yan. Kayo. Ben, ako lang kailangan nila. Ben! Papa, nandiyan na ako! Tikboy! Tikboy! Patayin lahat siya, mga yan! Papa! Baka mo ito!
Dilubyo! Buhay ka pa ba? Huwag kang magkalala! Mamamatay ka na! Nandito lahat ng mga kailangan mo. Para makalayo kayo. Tapos na ang story ni Ben Dilubyo. Hindi pa ubos ang masasamang tao. Kung mawala man ako, natitiyak ko may papalit pang ibang klaseng dilubyo para humatol sa kanila. I wish you all the best. Thank you. Magkikita pa kaya tayo? Sana wag na. Magkakasala lang ako eh. Friends? Friends.